So disclaimer, ito ay para lang dun sa mga hindi pa ito alam, no? Kung alam nyo na to, eh, congratulations, kasi alam mo na. Hello guys, at welcome uli sa ating channel. No, kung first time mo pa lang mapanood ang mga video ko, ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Currently, ang business ko is digital printing. Pero, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano magmahal. Ah, joke lang. Hindi. Kung paano natin isisecure yung ating internet connection. No? Lalo na yung ating wifi. Kasi nga, sabi nung iba, yung mabait na kapitbahay, walang password ang wifi. No? Pero minsan, kahit lagyan natin ng password, no, hindi natin alam na na-access pala ng iba. No, ang reason doon kung bakit ay aalamin natin, no, i-demo ko sa inyo ngayon kung paano nalalaman ng iba yung wifi password natin. No? Okay, kaya tara, samahan niyo ako. Okay guys, so una, punta tayo dito sa browser. No? Search natin. Yan. Kapag ka pumunta kasi tayo sa browser, nag-search tayo ng mga default username, default password, wifi password. Yan, LDT home fiber. So may mga lumalabas na result na kung paano ba yung kung ano yung default password. No, may mga sites na nire-reveal nila kung ano ba yung default password ng mga modem natin. Gaya halimbawa nito, try natin to. Wait natin. So, gaya nito, no, itong mga ganito na way kung paano ma-hack yung wifi password, ano, minsan is ano siya, accurate, no? Talagang nakukuha nila yung password na default ng wifi natin. Kaya kung hindi nyo yun kinonfigure o pinabago nung iset up ng service provider nyo yung inyong internet connection, is merong possibility na ma-hack yun ng iba at magamit nila. No? Kaya para maiwasan yun, ay kailangan nating matutunan kung paano natin i-configure yung ating modem. So paano natin malalaman yon? Una, alamin mo yung pinaka-default gateway ng iyong modem, no? O yung IP address niya. Kalimitan yon is meron sa likod, no? Kasama ng mga default password niya doon. Pero kung hindi mo alam o wala nang nakalagay, makikita mo yon sa IP config. So paano yon puntahan? Ang gagawin mo, mag-open ka ng run. Shortcut sa keyboard is Windows R. Yan. And then i-type mo cmd. Yan yung command prompt. Yan. Pagka nasa command prompt ka na, i-type mo IP config. Then enter. Yan. Makikita mo dito yung IP address ng iyong modem. Itong default gateway. Okay, i-try natin. So sa akin kasi itong gamit ko is Globe Home Prepaid, no, kaya ganun yung aking IP address. Pero sa ibang modem, kung ano yung gamit nyo, ay siguro magkakaiba-iba tayo. Kaya ngayon type ko yung yan, nandiyan na yung akin 192.168.8.1 kasi nga lagi ko na itong ginagamit, no? So enter natin yan. Pagka in-enter mo yan, mapupunta ka sa pinaka dashboard na yung modem. Yan. Yung settings ng wifi mo, nandito yun sa settings. Okay. Sa akin kasi binalitan ka na to, pero kung default to is admin. So yung akin binago ko na. Para nga secured. No? Yan. So ito yung pangalan ng aking wifi. Binago ko na rin. Kung hindi nyo yan napapalitan, ang lalabas dito is yung pangalan o yung model ng wifi nyo.
No, pero sa akin, pinalitan ko na kaya ito na. Ito na yung pangalan niya. And yung password naman, kalimitan dito yan. Yan, pwede nyo na dito. May shortcut na siya. Modify. So, ilalagay nyo lang dito yung gusto nyong password. Pero kung gusto nyo talaga dito sa mismong settings, puntahan mo lang yung WLAN, basic settings. Yan, dito makikita mo na yung ano. Yan, yung password. So, pwede mong palitan yan. No? Yan, dito yung mismong password natin. At kung gusto mo din palitan yung sa system, yan, dito yon, modify password. So yan, di ba yung akin is admin, pag default is admin, so dito ko yun pinalitan. So itatype ko muna yung current. Itatype ko muna yung current dito, no, yung admin. Tapos ngayon, yung gusto ko ng password, yung gusto nyong password, ilagay nyo na dito. Then i-confirm, apply. And siguro, sa modem nyo is magkakaiba tayo ng dashboard, no, pero halos magkakaparehas naman, no, kaya explore nyo na lang, kalimitan sa settings lang naman yun. Okay, so yun lang, at sana makatulong ito, no, para maiwasan na yung pag-connect ng iba sa wifi natin nang hindi natin nalalaman. Okay, so yun lang muna ngayon, guys, at sana may natutunan ka kung paano natin isi-secure yung ating wifi o yung ating internet connection sa bahay. No? Para naman dun sa iba na kaya nanood, eh, dahil dun sa free, ang advice ko lang is wag natin uugaliin yung ganun. No? Na naiki-wifi tayo sa iba nang hindi nila alam. Gusto natin mahi-connect, magpaalam tayo. Kung pumayag, okay. Kung hindi naman, edi okay lang din, no? Wag lang dumating dun sa point na i-hack natin yung kanilang wifi password para tayo makakonnect sa kanila. Okay? Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ay click nyo na yung subscribe button at yung notification bell para updated kayo sa aking mga video, lalong-lalo na sa digital printing, computer and printer repair, at sa iba pang mga tips sa business at sa mga life lessons na aking natutunan. Okay? Maraming salamat at ingat tayong lahat.